Hi guys, welcome dito sa The Santaro. Reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. Queen of Wands. Queen of Wands, the Magician, you're manifesting what you want here. May ginagawa ka para makuha mo yung gusto mo. A manifestor energy. A successful person. A very driven, goal-oriented, action-oriented. And gagawin nyo lahat. Makuha lang yung gusto. Ganyan ka. Yun yung energy mo dito. And with full intention. With extreme emotion, extreme dedication. Pag may gusto ka, talagang motivated ka na makuha yun. Talaga nandun yung full intention. Yung emotions mo ay mataas. Talagang buhos yung emosyon mo. Pag may gusto kang makuha na, it can turn the impossible into possible na walang imposible. Para sa walang imposible. With the Magician and the Queen of Wands, active, powerful, passionate pati. With this King of Cups, emotional, yun yung parang fuel, your passion, your emotion, because King of Cups is Scorpio energy. Scorpios are passionate, obsessive, possessive, intense. Gemini, matalino ka, passionate ka, action-oriented ka, attractive, magnetic, magnetic with the Magician. Your strong emotions draws the attention of others. With the Queen of Wands, the Magician, and the King of Cups. Leo energy with the Queen of Wands, fire sign, water sign, and air sign. And with a cut here, you're mystic. Mystic talaga to with the Magician. Mystic, playful. Mari naglalaro ka ng gawaing spiritual, if you know that. Parang tinitest mo kung powerful ba. Meron pang wishes na matutupad. You will feel lucky, stable, blessed. With the Three of Swords. Nasaktan ka kasi dito, guys. Na heartbroken ka. May na-experience ka dito na sobrang sakit. Maring heartbreak, breakup. Then the universe will bless you with this happiness. A wish come true.
Saktan ka kasi lumayo yung person mo. Gusto mo sana makasama throughout your life. Para bang wala nang mangyayaring new beginning. The feel. Hindi mo naman antay. Wala na. Naging unfair sa yung person mo. It gives clarity. Nawala na yung confusion. Yung person mo ay unfair. Iniwanan kang lupaan. Iniwanan kang nasasaktan. What you want here? Anong gusto mong mangyari? To find strength. Maging strong. With the moon. Harapin ka ng person. You're in grief right now. Glulusa ka. Niwanan ka nga. Sasaktan. Di mo makontrol yung emosyon mo. Parang nawalan ka na ng hope dito. With the judgment na. Parang wala na. Useless manalangin. Pero may wish ka dito matutupad, guys. You will feel lucky. Magkakaroon ng movement pa eh. Yung tingin mo na, wala na, tenga na, wala na. Wala na nangyayari. Ayaw mo na maghabol. Ayaw mo na gawan pa ng paraan. Kakaroon pa ng movement or pagbabago eh. Changes. Lumayo ka na lang. Let's see who's your person here. Sneak away yung person mo. Wise. Nag-hold back ang message. Merong talagang parang boundary or separation. This person is not connected sa iyo ngayon. Feeling unstable ng person mo right now. That's why nag-sneak away siya. May dahilan yan. And we have here the strength. Nagkaroon ng courage yung person na to sneak away. Wanan ka. Naging deceitful. Selfish. This person ay nag-give up. Ayaw nung pagpatuloy pa. Pero may natupad kang wish dito eh. Powerful yung hiniling mo ah. Using your kakayanan. Yung kakayanan mo guys, to manifest. You're still waiting for your person here. Kahit na parang nawala ka na ng hope. And believing na bubuo din kayo ng family niyo. Magiging masaya din kayo together. A complete life together. Information about your person, your person's energy, the sun, Leo, 10 of wands, Libra, Gemini, 10 of wands, no? 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and earth sign to isa, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, in reverse na lang.
Kaya siya lumayo, guys, kasi puno siya ng baggages. May sama ng loob to, marinig tampo. And we have here the sun. Gusto niya maging masaya kasi. To choose happiness over anxiety and depression and negativities. With the Page of Pentacles in reverse, hindi pa siya handa eh. To be with you. Gusto niya muna maging successful. Gusto niya muna nga maging positive yung buhay niya. Yung pinagdadaanan kasi yung person mo ngayon, puno ng baggages. Maring ayaw niya madamay ka. Maring malay mo sa paligid niya, madaming negative na tao. Na gustong mag-interfere sa inyong relationship or sa connection niyo. Kaya nag-sneak away ito. And this person wants freedom. Kalayaan. From that negativity. Gusto niya yung bumuo sa kanya yung positive energy. Positive. Abundance. Success. Happiness. Pero may pagka-selfish lang siya. Possible wala siyang sinabi sa'yo. Hindi mo lang siya nagpaalam. Lumayo siya. Dahil napuno na pala siya ng negativity. Napuno na pala siya ng napuno na to eh. Napuno ng ano to. Kasi hindi niya nakita yung fairness. Yun yung feeling niya. Maring sa nagkakaroon ng depression right now yung person. Anxiety. Feeling niya. Naging unfair ka. Naghabol to sa'yo eh. Yung person mo dito, naghabol to, guys. May times na naghabol to. Kasi lang, mabilis siyang sumuko eh. Feeling niya, it's enough. Sasaktan kasi siya. Kaya pinili niyang lumayo. Pero nakukonsensya rin to. With the Five of Cups. Feeling drained. See? Kaya umiiwas muna to. Lumayo, nag-sneak away kasi feeling drained. Maring madaming negative energy sa paligid niya. Or maring may mga taong naiingit. With the Seven of Cups here, naguguluhan yung person. Nagulo yung isip niya. Hindi niya alam kung ano yung papupuntahan. Ang connection niya. Kasi nag-humble din to. Ayun. Feeling niya, mag-fail din naman. Kaya nag-sneak away na lang siya. Anong feelings ng person mo ngayon towards you? The Tower. O, tingnan. Hopeless. Nawalan siya ng hope sa connection niya. Mas pinili niyong i-end na lang. Ganyan yung person mo dito. Pero parang nakatungo pa siya pataas lang. No? Hoping na there is a right time or someday magkakaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. So ngayon, wala siya ng pag-asa sa connection niyo. Nasasaktan pati with the Three of Swords. Sasaktan siya.
And may mga insecurities with the King of Wands. Hindi pa siya ready magkaroon ng new beginning or to start something with you. Something real. Pero may Nine of Cups kanina. Ay, matutupad yung wish. Ano matutupad na wish yun? Anong wish yun na matutupad? May minanifest yung matutupad yun pati. Mag-grant yung mga wishes mo, yung manifestation mo magkatotoo. Ano, magkaroon pa ng give and take sa inyong dalawa? Or magkaroon ka ng karelasyon, guys? Or maring ito din yung person na to, na maging giving na din sa iyo to. Magkaroon ng give and take. May give and take sa inyong dalawa. May balance na. With the Queen of Wands, yes, maging successful din yung connection yung dalawa. Kailan pa kaya? Mga ilang pag naging stable na tong person mo, pag naging confident ulit, pag hindi na siya insecure, pag naging masiyahin na siya ulit, no? Pagka naka-recover na siya, guys. From this down times ng buhay niya. May pinagdadaanan to. Kaya parang naging ganyan siya sa'yo. Kaya parang naging foolish yung ugali niya. Nang dahil may pinagdadaanan to ngayon. Kaya kung kaya naging matigas yung puso ng person mo dito. Pwede yung 5 hours, 9 hours, 9 days, 5 days. Magkakaroon ng changes to eh. A new beginning, a new start. Ma-refresh lang tong person mo. Babalik yan. Madali naman makarecover yung person. I know. Babalik yung energy niya. Babalik yung lakas niya. Babalik yung lakas ng loob niya. Everything will be okay. So, ngayon, hopeless siya. Anong gusto niyo mangyari sa inyo? See? Growth to. So, ngayon, lumalayo muna to dahil may pinagdadaanan ng person mo. Parang nakaklook sa kanya yung negative energy. Maaaring madaming inggit ko yun. Nakasurang sa person niya. Madaming inggit. Pero madali makarecover yung person mo dito. Madaming inggit. Yan yung problema sa mundo ito. Inggit, inggit, inggit. Okay, we have here the 9 of Wands in reverse. Nagkakaroon na ng misfortunes ngayon sa buhay ng person eh. Tumatalikod mo na to sa'yo ngayon, pero within 7 hours, 7 days, 7 weeks, magkakaroon na naman ng growth to. Continuous na naman. And new beginning here. Maraming pinagdadaanan na lang siya ngayon. Oh. Minamanifest mo siya. Minamanifest ka din niya. Kakaroon na yung beginning to. Successful yung beginning. A fresh start again with a full card. Pag naging clear na yung isipan ng person. May pinagdadaanan lang ngayon yung person. Nagiging unstable siya right now. Or may misfortunes na pinagdadaanan. Hindi nga siya stable right now. Ano kaya yung soon na mangyayari sa person mo?
Magiging active na din to, guys. Magiging masiyahin, masaya. Makapag-focus na din to sa gawain niya. Makarecover na din to agad. Soon, mga... Yes, kasi masiyahin naman tong person mo eh. Loving. Passionate, driven, courageous. Tingin ko may mga inggit. Inggit-inggit niya. Nakakapikto kasi mga evil eyes na taong inggit nyo. Mga energy niya, negative. Ayun o. Magiging curious na naman tong person mo sa'yo. Curious, interested. Dahil sa connection nyo. Connected ka intuitively with the high priestess here. If you feel nyo yung energy mo, with the Page of Swords and the High Priestess, you feel one another, you feel yung isa't isa. So, let's see. Kung anong next na mangyayari sa inyo ng person. The Strength. Babalik pa rin sa kung ano yung nangyayari dati sa inyong dalawa. Victory. Nagtatagumpay itong person mo over the obstacles, challenges. Nagtatagumpay to, guys. Kung sino man to naghabol sa inyo, person or ikaw, it will lead into this for once. May masaya din kayong dalawa. Or maging stable din the Four of Wands. Maging strong ulit yung banyo. So, kaya niya, may pinagdadaanan lang yung person mo ngayon. Kailangan mo lang abahan yung pasensya mo. Or dahil may insecurities pati yung person mo, na insecure, mga ganyan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.